Hello mga tropa natin. Magandang mainit na araw sa lahat. Bali ang problema ngayon ng machine natin. Ito yung serial number, ano? Kikita nyo dyan. A6J. GE6. A6J. Ayan. Ito na siya. Ngayon ang problema nito dahil nawala ng AC. Yung AC nito, ang aircon, hindi na lumamig. Ngayon, nag-visual inspection tayo. Sabi ng operator, hindi na lumamig pero may blower siya, no? May hangin. Gumagana ang hangin. Ang nangyari sa equipment natin, natanggal yung belt ng AC, ng ano, engine belt niya. Kaya ang ginawa natin, bali ito siya, no? ito yan, yun, natanggal yung idler pulley niya. Yan ang natanggal, kaya kumalas yung belt. Ngayon sinubukan natin na tingnan, inspeksyonin na rin yung tensioner niya. Pulley, kung hindi stuck up. Para masigurado natin na paglagay ng belt, wala nang back job. Ulit-ulit. Ito, no? Sa mga baguhan, palang magpalit ng belt. Bali, bago kayo magkabit, inspeksyonin muna yung mga pulley niya. Kung ayos pang bearing. Kasi pag bago pa lang, medyo madugo kasi ito ikabit. Pero sa mga idol natin dyan na expert na, pansit lang to sa kanila. Ganyan lang yan. O, diba? Ngayon. Ang diskarte natin dyan. Bali, dito tayo. Ito. Ang nangyari ngayon sa machine natin, bali, ito yung palitan natin. Ito na siya. Diba? Ito na. Bali, ito yung natanggal. Ngayon may pyesa na tayo. Kasi yung belt nito, itong belt na to, palitan ko na rin para sigurado. Kaya nag-request ako. Bali, ang kasi sa parts manual nito, ang belt niya, ito isang yun ang belt niya, oh. Ah, ito siya, oh, ito ang belt niya. Ang parts, ang part number niya is 260 1527, pero kung ikabit natin to, ito nilagay ko lang to, inalo ko lang to dito. Hindi siya magkasya kasi ito wala, napansin nyo, itong parts book na to, naka-design lang to sa walang ano, easy compressor. Kaya yung unit natin may aircon, no? May easy compressor, kaya nag-request tayo ng 260-1528 is na 27 kasi may exit sya, kaya mahaba-haba ito konti. Yan, ganyan yan siya. Tsaka ito pala yung nasira. Ito siya. Sira na yung bearing na nag-stack up sa dumi. Sa tagal na rin na pinapalitan to. Ito yung bago ngayon. Yung ipalit natin, assembly. Yan. Ito yung part number niya. 207-8118. Yan siya, oh. Isa lang to siya. Yan. Ito at saka ito, isa lang yan, part number. Parela yan silang dalawa. Yan. Ito yung papalitan natin. Bali, ang diskarte kasi nito pagkabit. Kasi masikip to, eh. Masikip. Masikip to. Masikip to ikabit doon sa
no, mahirap. Kaya pag ikaw lang isa, medyo mahirapan ganito pag wala kang diskarte dito. Yung tricks nito, bali ang diskarte ko nito kasi temporary. Yan, diyan yan siya. Yan. Kaya sa mga baguhan, yung trick sa pagkabit nito ng belt. Pero sa mga expert, dali lang to, panset lang to sa kanila. Yun pa. Wala yan. Simple lang to sa kanila. Pero sa mga baguhan, yung mga nag-umpisa pa lang mag, ano, sa mga bago pa lang naka-handle ng equipment na ganito, 966H ito, counter payload. Bali dito nyo ikabit yung ratchet nyo. Yung ratchet ko nandun sa loob eh. Ito, tapos kasi mahirap pagkabit na, di ba, ang isang kamay mo nakahawak. Ang ginagawa ko kasi nito, libawa ang ratchet dito, tinatalian ko tong dulo ng ratchet para mahila ko siya ng pull, o kaya itali ko dito, itali ko siya dyan sa baba para nakastede. At least pag natali ko na siya pull, kaganoon yan, ililuwag yan. Ipasok mo na ngayon yung belt. O ngayon makadiskarte ka na ng dalawang kamay, kasi kung isang kamay dito nakahawak, isa na makapasok, mahirapan ka. Kaya ang ginagawa ko, tinatalian ko yung handle ng ratchet para madali ang pag lagay ko nito. Ito, no? Ito siya. Igpitan mo muna to. Ito. Hindi ko kasi na monitor tong unit na to. Kasi doon ako sa kabilang planta. Ngayon, bali, tingnan mo yung disenyo ng ano niya. Ito. Oh, ang posisyon ng belt kung paano ikabit. Bali dito siya sasakay dun. Yung belt. Diyan. Mas maganda kasi na may part manual ka, kasi sa pag-order ng pyesa, mahirap. Minsan na mata-mata lang. Pag may part manual ka, mas madali lang. Madali lang siya. Ngayon, ikabit natin mamaya ito. Basta ang diskarte natin dyan, yung mga parts, idol. Dito yan, dito yan siya ipasok yung ratchet. Kasi pag handle, yung power handle, mahirap, hindi magalaw-galaw. Yung pag ratchet, madalit eh, kasi matigas din tuyo. Yung ratchet, talian mo, tali mo dito sa baba. Dito, yung panali mo, at least makagalaw na yung ano ito, yung kamay mo, kasi ito lang yung access dito eh. Oh, tsaka dito sa kabila, yan yan na, kaya makapaglaro ka na maayos, maayos mo siya man. Ganyan lang yan, simple lang sa mga baguhan. Kasi pag bago ako, dati bago, hindi ko dati madiskarte eh. Kaya na sa katagalan, dahil ito palagi yung minsan na karoon ng problema, hindi, napag-aralan na rin. Yung mga pang madali lang ba, halimbawa, ikaw lang mag-isa, maganda kung may ano ka, katulong. Pero kung ikaw lang mag-isa, medyo mahirap, mahirapan ka. Yan lang yung diskarte dyan. Kaya ito ngayon, igpitan ko na lang to ulit. Basta yan lang yan. Kasi yung iba ginagawa, okay din yan na pag ano, check up mo ng tawag dito. Kasi nawala lang bigla ng ano eh, during operation, nawala lang bigla ng lamig. Pero gumagana daw yung blower. Kagandahan kasi ng caterpillar, gear type yung ano niya na,
yung itong water pump, kaya hindi siya basta-basta mag-overheat. Yung charging system niya lang yung maapektuhan. Mag-warning naman dun sa taas eh. Yung parang electric na ano. Mag-warning siya. Ibig sabihin, mamatay lang ko sa to pag wala nang ano, ma-discharge na yung baterya. Yan lang ang ano niya. Kaya yun, maka-alert ka na. Kaya mas maganda visual inspection talaga bago ano, bago natin pandarin lahat. Check ng langis, tubig, yung belt niya, kasi ito tuloy-tuloy kasi sa operation to, kaya araw-gabi to, 24 hours yung operation nito, kaya hindi masyado natutukan, kaya napaabaya lang sa operator. Minsan kasi operator tamad mag ano ba, kaya yan lang mga ano natin dyan. Kaya yun kagad na kita natin na problema. O sige guys, kapit ko na lang to. Yung sa mga ano, sa mga expert, madali lang to. Kasi ang diskarte, alam na nila yan. Sa mga baguhan, malaking diskarte tulong yan. Para kahit paano hindi sila mahirapan na manumano nilang gawin. O sige, salamat.